Hi guys, so ngayong hapon na to, tuturuan ko kayo ngayon kung paano paliparin ng smooth at cinematic ang aking drone. Since marami ako nare-receive galing sa inyo ng mga katanungan kung paano ko nga ba to pinapalipad ng smooth lang at cinematic yung settings niya. Kasi guys, FYI, kapag nareceive natin yung drone natin from the box, syempre hindi pa yan, naka-default pa yan sa factory setting nito. So ngayon, tayo na yung bahala kung paano natin siya gagawing cinematic yung settings niya. So at least para din na kayo mahirapan, i-share ko sa inyo ngayon kung paano nga ba or ano nga ba ang settings ko sa pagpapalipad ng aking DJI mini drone. At sa end ng video na to guys, makikita nyo yung mga footages ko kung paano siya ka-smooth at kung paano siya kaganda yung galaw niya. Hindi siya yung ganun ka-sudden or abrupt. Para at least may idea kayo kung paano siya paliparin. So simulan na natin guys. First thing, i-on muna natin yung aircraft at saka yung remote. Ang una nating i-on is yung remote syempre. So ako guys, sanay na ako na walang joystick. Pero pwede nyo naman lagyan ng joystick. Dito lang, ilalagay nyo lang dito sa dalawang joystick. Ganyan. So kailangan pala i-download nyo na yung DJI Fly app. Para at least malaman nyo kung compatible nga ba to or hindi sa phone niyo. So habang nag-start yung DJI Fly app, i-on na rin natin yung aircraft natin dito. Okay? So paano i-on ang aircraft? Pareho lang din. Short press, isang short press at isang long press, 3 seconds. Ayan. So kita nyo, nag-update na yung gimbal niya. Gumalaw na siya. Ayan. Ibig sabihin, pwede niyo i-calibrate. Not all the time na kailangan niyo siyang i-calibrate. At first fly, yung unang lipad niyo kailangan siyang i-calibrate yung IMU at compass para stable yung lipad niya sa ere. Hindi siya magalaw. And at the same time, i-calibrate niya rin yung gimbal para tama yung lipad niya. Okay, so ibalikan natin siya dun sa home point niya. Ayun. So pareho na naka-on guys yung ating remote at naka-on na rin ang ating aircraft. At kung makikita nyo, gaantay tayo ng signal. So sa signal naman pala guys, ayan. So nagsalita na yung babae sa remote, meaning pwede na tayo magpalipad. Yung signal natin, kung makikita nyo, ayan, kung makikita nyo yung signal natin is 9%. So, pwede na yan magpalipad. No? Pwede na yan magpalipad. Nakalagay dito no SD card. Hindi ko nalagyan yung SD card kasi hindi ko naman siya i-record. But you need to have your own SD card para take off permitted ka. Okay, so ready to take off na tayo guys. No? Ganito lang i-operate itong remote na to. So, ang una is para lumipad siya, mag-take off siya, pinutin natin tong arrow dito sa taas. Yung arrow na yan. Ito. Yan, itong arrow na to, pinutin natin to. And pinutin natin tong take off ng 3 seconds. Ayan, lilipad na yung ating drone. Yan. So, home point has been updated daw, sabi ng babae. So, pinutin natin yan. Confirm natin, no, tama yung home point ng ating drone para sa ating return to home. Balik tayo dito. So, paano operate yung joysticks natin? So, sa left, pag pinuhit natin to going up, tataas yung drone natin. Ayan, tumaas siya, di ba? Pag pinuhit natin ito pababa, magda-down naman tong drone natin. Pag pinush natin going here sa right, magra-right yung camera niya. Ayan. Magro-rotate yung ating drone, yung gimbal. And pag dito naman sa left, magla-left yung ating drone. Ayan. At tingnan niyo, gumagalaw yung camera niya, di ba? How about here? Gamit tong isang to sa right joystick. Pag pinush mo yan forward, magpo-forward yung drone natin. Oh, ayan, nag-forward yung drone natin, di ba? Pag binackward natin siya, magre-reverse naman siya. Okay? Pag going right, mag-move siya ng right. And going left, mag-move siya ng going left. Alright? Paano mo siya palalandingin? Pindutin mo lang ulit itong arrow na to.
may nakalagay landing, so press mo lang siya ulit ng 3 seconds para bumaba yung ating drone. Ayan, naglanding na yung drone natin. Ayan, so nagland na safely yung drone natin. So ano nga ba yung cinematic settings ko na sinasabi? So punta tayo dito sa tatlong dots na to dito sa upper right. Okay, so ayan, punta tayo sa control niya. Okay, okay, itong allow upward gimbal, yan, allow upward gimbal settings, dapat naka-on yan. Click natin itong advanced gimbal settings. Yan, so pag normal mode tsaka cine mode, ganito yung aking settings, guys. So pag pitch speed, ano lang yan, 5 to 12 lang sa akin yan. Okay, pitch smoothness, dapat naka 30 seconds siya or naka 30. Ang yung rotation speed naman niya is 5 seconds at yung smoothness naman is 30 din. Okay, sports mode, expected na dapat mabilis siya. Ang aking cine mode is ganun din, para at least yung movement ng ating gimbal at saka yung movement ng drone is sakto lang, hindi gaano kabilis. Yung pang cinematic talaga siya. So sa susunod na clips, guys, makita nyo yung mga footages ko gamit itong settings na to, at kayo nang bahala maghusga or kayo nang bahala mag-appreciate kung gaano kaganda ito. At kung gusto nyo gayahin itong settings ko, welcome kayong gayahin to, at least meron kayong idea kung paano pagandahin ang ating drone shot.